Tatlong araw bago magpasko, dagsana sa mga terminal ng bus sa mga pasaherong uuwi sa kanilang mga probinsya. Sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX, inasa ang papalo sa 170,000 ng mga dadagsa bukas. Admittedly, nagkakaroon na ng konting congestion, konting pagpipila, pero expected naman natin yan. Kaya naman, as early as now, nangihingi na tayo ng paumanhin sa ating mga kababayan na medyo maantala. Pero sa isang bus company, nakatulong daw ang online booking para hindi masyadong dagsain ang kanilang terminal ngayong araw. At live mula sa Cubao sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Camille, kumusta ang dating ng mga pasahero dyan ngayon sa bus terminal? Mayan, patuloy pa rin ang pagdating ng mga pasahero dito sa Victory Liner Bus Terminal sa EDSA Cubao. Pero hindi gaya ng mga nakaraang taong, hindi raw ganoon karami ang mga pasahero. Dahil daw yan sa maagang pagbubukas ng online booking ng bus company. Dati-rati, higit 3 oras ang inilalaan ni JD sa terminal bago makauwi ng Baguio tuwing Christmas rush. Madalas ay chance passenger pa raw siya dahil agad na nagkakaubusan ng ticket. Pero ngayon, hindi na raw hassle dahil sa online ticket booking system. Dati, manual booking, so pupunta kami dito ng mas maaga, mas ahead, para lang pumila ng mahaba. Tapos minsan, as in sobrang tagal, may mga nagkakaproblema sa ganito, ganyan. And ngayon, mas okay kasi online booking, so mas less hassle. In less than 5 minutes, okay na. And pupunta ka na lang dito. And okay lang din naman na may sinisingil sila na convenience fee ba yun? Para at least hindi ka napipila pagdating mo dito, tay mo na lang yung bus. Kasama naman ni Jacqueline ang buong pamilya papuntang Baguio para magpasko. December 13 pa lang daw, bumili na sila ng ticket para hindi na maabala, lalo't may kasama siyang mga bata. Mas organized na siya, tapos hindi na siya ganun kahirap with it comes to pagpila. At saka kasama ko yung family ko, so mas okay ngayon mag-travel. Malaki raw talagang naitulong ng online booking, kaya hindi na ngayon nagsisiksikan at naghihintay ng matagal ang mga pasahero sa terminal. May mga pagkakataon lang din na may ilang bus na nade-delay sa pagdating dahil nata-traffic pabalik ng Maynila. Meron po tayong mga online bookings para hindi na po hassle sa kanila na pupunta pa ng terminal sa dami po ng mga pasahero. 1 hour before, andito na po sila, magre-redeem na lang, tapos sasakay. Kaya hindi po natin masyadong nakikita yung crowded dito sa terminal. Open din po sa amin yung actual booking. Sa ngayon, fully booked na ang mga biyahe papuntang Baguio at Pangasinan. Pero tumatanggap pa rin naman daw ang Victory Liner ng chance passengers dahil sa additional trips na kanilang ilalaan. Mahaba naman ang pila ng mga pasahero sa 5-star terminal sa EDSA Cubao. Fully booked na agad ang karamihan sa kanilang mga biyahe. Kaya may mga chance passengers na naghihintay sa terminal. Sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX naman, tuloy-tuloy pa rin ang dating ng mga pasaherong pauwi sa kanikanilang probinsya patimog. Kaninang araw alas 4 ng hapon, pumalo na sa higit 93,000 ang mga pasahero sa terminal. Marami sa kanila, hindi nagkapag-online booking kaya nag-chance passenger na lang. Ang iba, dito na rin magpapalipas ng gabi kahit bukas pa ang dating ng bus. Mahirap na raw kasi na maipit sa matinding traffic. Naghahan lang po namin para sigurado po. Ito pong dalawang anak ko nag-rek. Siyempre, mga bata po, hindi yan sanay sa ano eh. So, natulog po kami dito sa terminal. Ayon sa pamunuan ng PTEX, ngayong gabi hanggang bukas ang dagsa ng bulto ng mga pasaherong babiyahe mula rito. Pero ngayon pa lang, fully booked na ang halos 80% ng kanilang mga bus, partikular na sa mga biyaheng pabikol, Quezon Province, Baguio, Bohol, Mindoro Provinces, Iloilo, Zamboanga at Davao. Bilang solusyon, inaprubahan ng LTFRB ang nasa 800 special permit sa PTEX para mas maraming bus ang makabiyahe bukas. Hiling naman ng PTEX management sa mga biyahero, limitahan lang ang dalang bagahe. Samantala, inanunsyo naman ng MMDA na papayagan ng mga provincial bus na dumaan sa EDSA mula December 24 hanggang January 22. Yung mga bus galing North Luzon ay pwedeng magbaba ng pasahero sa mga terminal sa EDSA Cubao. Ang mga bus naman na manggagaling sa South Luzon ay sa Pasay Terminal pwedeng magbaba ng pasahero.
Bok Mean, good news naman para sa mga motorista magpapatupad ng toll holiday ang SLEX, STAR, T-Plex, Skyway System at NAIA Expressway sa araw ng Pasko at New Year. So ibig sabihin po niyan, walang bayad ang toll fee mula December 24, 10 p.m. hanggang December 25 ng 6 a.m. at December 31, 10 p.m. hanggang January 1 ng 6 a.m. Bok Mean? Bok, klaruin ko lang. So, wala ng tickets available, puro chance passengers na lang, puro baka sakali na lang yan? Hindi, Bok. Nag-a-accept pa rin sila ng actual mga walk-in na passengers dito para bumili ng ticket. Pero doon sa biyahe nga na Baguio, specifically Baguio and Pangasinan na fully booked na, chance passengers na lang. Pero ang sinasabi nga ng bus operator, marami silang additional trips. So normally, yung mga chance passenger, at least 30 minutes lang yung hintayin nila bago sila makasakay. Bok, Mean? Camille, yung tanong ko may kinalaman sa tanong ni Bok. Ano ang chance nung chance passenger? Kasi mahirap na baka magpaasa tayo tapos magpuntaan sila bukas. Okay. Sure ba na pag mag-chance passenger sila, makakasakay sila at makakauwi sila sa probinsya, makakapagpasko sila sa probinsya? Yes, Mean, yan ang tinayak ng bus operator nga ng Victory Liner dahil higit 100 bus yung dineploy nila ngayong holiday season. At ang sinasabi kasi nila, doon sa mga bus na fully booked na, meron 9 na slots na vacant yon. Talagang inaalat nila na 9 na slots vacant para nga doon sa mga chance passengers. So sa every bus na fully booked, may 9 doon na agad nilang napapasakay. Plus, yung mga additional na trips nga doon, eh bukod pa yon. Tapos meron din silang tinatawag na isa pang bus na parang kapag crowded daw na dito sa terminal, agad silang magpapakuha ng isang bus para lang ipasakay lahat ng mga chance passengers yung hindi nga nakaabot doon sa online booking. Pero ngayon kasi, Bok Mean, na higit 2,000 pa lang yung kanilang bilang ng pasahero. Bukas daw talaga inaasahan nila na dodoble yung bilang na yan. Pero para sigurado na rin po sa mga kapatid natin, mas mainam po siguro na tumawag na lang muna dito sa terminal, no, para po matiyak kung saang lugar kayo babiyahe kung meron pang available na ticket. Bok Mean? Okay, ganun pala yun na SOP, bale, na parating may siyam na naka-alot for chance passengers sa mga bus. Okay, maraming salamat, Camille Samonte.